iyong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito nang aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos
lapit at pagmasdan ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit iyong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutiligsa sa inyong magandang asal. Bilang mga lingkod ni Kristo, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya nang isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo.
kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sandibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. Mga kapatid, sabay-sabay, sama-sama nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ika-anim na linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pero mga kapatid, para sa lahat ng mga taong kahit mahirap ang buhay, maraming pagsubok sa buhay, mas naniniwala pa rin na mas marami pa rin dapat ipagpasalamat sa Diyos, mas malakas na palakpak ang ating ibigay na papuri't pasasalamat sa Poong Nazareno. Alam niyo mga kapatid, sa araw na ito, kung meron man tayong pare-pareho at dapat ipagpasalamat sa buhay natin, ito ay ang mga ina, mama, mami at nanay. Happy Mother's Day. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Batiin niyo po yung mga nanay na kasama ninyo. Happy Mother's Day. Isama natin sa ating mga panalangin ngayon. Siyempre dapat araw-araw, pero lalo na ngayon ang ating mga nanay. Ito ang araw na sabay-sabay nating inaalala, binabalikan ang mga sakripisyo, pag-aalaga, pagmamahal ng bawat ina sa kanilang mga anak. Sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, pagkakamali sa atin, mas marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa kanila. Siguro nga, hindi pare-pareho ang paraan ng pagiging ina. Pero iisa lang ang puso ng nanay na naghahangad, nag-iisip, nagdadasal ng ikabubuti ng kanyang mga anak. Amen. Huwag nating kalimutan, siguro nga hindi sila perpektong nanay. Kuminsan tayo, nauuwi tayo sa ganyang tukso. Bakit ba ikaw ang naging nanay ko? Kung pwede lang sanang pumili, baka mamaya iniisip din niya yan, bakit ba ikaw ang naging anak ko? Kung pwede lang sanang pumili. Pero yun lamang na dinala tayo nila ng ilang buwan, yun ang unang sakripisyong ginawa nila para sa atin. Yun ang unang sakripisyong naranasan natin para sa atin. Kaya nga mga kapatid, yung ating ebanghelyo ngayon, masasabi nating mabuting ina ni Jesus ang ating mahal na Birheng Maria. Kumbaga, like mother, like son. Nagmana sa ina. Saan? Hindi sa mukha, hindi sa kutis, hindi sa kulay, hindi sa katawan, hindi sa mata. Minana ni Jesus kay Maria
bilang kanyang inang tunay ang pagiging matiisin, ang pagiging maawain, lalo na sa mga taong nagkasala sa kanya. Kaya balikan natin ang ebanghelyo natin. Baka nakakalimutan tayo, ilang linggo lang ang nakakaraan kung paano nila binugbog, pinahirapan, sinaktan, pinako sa krus, iniwan, pinagkanulo, itinatwa. Pero ngayon, bago umalis si Kristo sa mundong ito, sa susunod na linggo, Ascension Sunday, aalis na si Kristo sa mundong ito. Pero bago siya umalis, anong ginawa niya? Kapakanan pa rin. Kabutihan pa rin ng mga tao ang inisip ni Kristo. Hindi siya nagtanim ng galit doon sa mga nang iwan sa Kanya, doon sa mga nang hamak sa Kanya, doon sa mga nanakit sa Kanya. Hindi siya nagtanim ng galit. Kahit, makinig po kayo, kahit sa mga kaibigan niyang minsang nang iwan sa Kanya. Kahit sa mga kaibigan niyang minsan nakalimot sa Kanya. Anong ginawa ni Kristo? Anong sabi niya sa ating ebanghelyo? Ipagdadasal ko sa Ama. Ipagdadasal ko kayo sa Ama. Iba naman yung dasal natin kuminsan sa mga kaaway natin . Lord, mabait naman talaga yan . Kaya nga, kunin mo na siya. Ang dasal ni Kristo sa kanila, sasabihin ko sa Ama, nabigyan niya kayo ng makakatulong, makakasama buong buhay ninyo. Ano kaya ang pakiramdam nun? Nagawa mo na ba yon? Sa harap ng mga taong nang walang ya sa'yo? Sa harap ng mga taong nanloko sa'yo? Nanakid sa'yo? Nagagawa mo pa rin bang mag-isip ng mabuti para sa kanila? O quits lang? Ito yung magandang paalala sa atin. Kaya sa huli, tulad ng sabi ni Pedro sa ikalawang pagbasa natin, kabutihan pa rin ang tunay, ang dakilang sandata na tatalo sa anumang uri ng kasamaan sa mundo. Kabutihan pa rin. Lumaban ka sa ngalan ng katotohanan, pero lumaban ka gamit-gamit ang kabutihan. Isang araw, makinig tayo, isang araw, lahat ng gumagawa sa iyo ng mali at masama, ang silang mapapahiya. Sabi yan sa ikalawang pagbasa. Kaya ano daw ang dapat nating atupagin? Ano daw ang dapat nating pagbigyan ng pansin? Alam niyo po yung ating tuwing Webes ng umaga na feeding program dito sa Quiapo, yung iThursday. Aba, nakakawalong Webes na po tayo. Tuwing Webes, yung ating mga homeless, mga nakatira sa kalsadang mga kapatid, hindi lang dito sa Maynila. Aba, napagtanto namin dahil may registration kung saan-saan na sila nakatira. Pag sinabing nakatira, kung saan-saan kalsada na sila nakatira. May mga taga QC na, may mga taga ibang lungsod na. At nagsimula po tayo 65 nung Webes, 219 na sila. Kaya nga may nagtanong, wala ba kayong limitasyon? Ang dami na nila. Alam niyo mga kapatid, mas yata mas magandang isipin natin. Hindi ba, nung binigyan tayo ng biyaya ng Diyos,
walang limitasyon. Huwag nating problemahin na dadami sila ang isipin natin kung paano sila magkakasya. Baka mapahiya tayo sa harap ng maraming biyayang binibigay pa rin. Huwag nating problemahin kung paano makakatulong pa rin. Marami man tayong narinig na kwento ng hindi magandang pagtanggap, maayos na pagtrato na dinanas ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano sa ating unang pagbasa. Kung pinakinggang mabuti, meron at meron pa rin kwento ng tagumpay sa pagmimisyon na dinanas ng mga lingkod. May mga tumanggap naman sa kanila ng maayos. Maraming natuwa sa kanila. Marami ang nakinig at naniwala sa kanila. Mga kapatid, ito'y isang magandang paalala na ang buhay ng tao ay hindi lang binubuo ng marami sabay-sabay, sunod-sunod na problema, na paghihirap at pagkakamali. Always count your blessings, not your problems, not your enemies. Huwag mong isipin, huwag mong sabihin na napakapangit ng buhay na ito. Perhaps it is just a bad day, not a bad life. Siguro pangit lang ang gising mo, hindi ang buhay mo. Mas marami pa rin dapat ipagpasalamat. Huwag mong kalimutan ang magagandang nagawa mo, ang mabubuting tao, ang pamilya mo. Sila ang magagandang nangyari sa buhay mo. Kaya sa pagpatuloy ng misa natin, mga kapatid, habang ipinagdarasal natin ang ating mga nanay, sana huwag nating kalimutan that the best way to be grateful is to be generous. Anumang biyaya na meron tayo ngayon, gawin nating biyayang maibibigay sa buhay na meron pa rin tayo ngayon. When you count your blessings, always count yourself in. Marami mang problema, marami mang pagsubok, mas marami pa ring biyaya ang susunod ang gagawin. Lagi lang natin tatandaan, sa huli, kabutihan pa rin ang magliligtas sa atin. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Amang bukal ng Tanang Grasya at magsumamong dinggin niya ang mga pangangailangan natin bilang simbahan, pamayanan at minamahal niyang kawan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
maging mahabaging pastol nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at mga pinunong laiko upang sa tulong ng Espiritu Santo mapangalagaan nilang maigi ang bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tularan nawa ang bawat lingkod bayan at iba pang mga kawani ng ating gobyerno ang paraan ng pag-ibig ni Jesus upang maayos nilang mapaglingkuran ang kawan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Matutunan nawa naming pahalagahan ang aming mga sarili bilang mga templo ng Espiritu Santo upang mabigyan namin ng papuri ang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, manumbalik nawa ang sigla ng pananampalataya ng mga kapatid nating pinanghihinaan ng loob dahil sa kaninang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming iwaksi ang bawat kasalanang umaalipin sa aming katawan upang maging tunay na tahanan ito ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapiling nawa ni Kristong muling nabuhay ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal natin sa araw na ito lalo na ang ating mga sariling nanay, ang lahat ng mga nanay na may sakit, ang mga nasa ospital, ang mga nanay na nakabilanggo, ang mga nanay na nakakaranas ng pang-aapi, pang-abuso, pang-maltrato, ang mga nanay na nagtatrabaho sa malayong lugar sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo ng iyong dakilang awa ang aming mga pagsusumamo. Sa tulong ng Espiritu Santo, manatili nawang bukas ang aming puso na tupdin ang iyong dakilang kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo po sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sandibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang lahat ng mga yumaong nanay sa ating pamilya. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bansang
aking sinugo, huwag masipayo at huwag susuko. Kayo'y pangungunahan, pagsasanggalang kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapiling ako't wina. Di na mag-iisa mga ngamba, mangungulila. Kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapiling ako't wina. Announcement. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gagawad natin ang pagbabasbas sa lahat ng mga nanay na nandito ngayon at ang mga nakasama natin sa online misa natin ngayong oras na ito. Sa lahat ng mga nanay, yumuko po kayo. Ama naming mapagkalinga, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila, natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya.
naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa't mga anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Salamat po sa inyong lahat din, hindi lang na nagsimba at nagbigay ng inyong tulong donasyon. Ipakita natin, hindi bang perpekto ang mga nanay natin, lumaki tayong tinuturuan ng mabuti at tama ng ating mga magulang, lalo na ang maging mapagbigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumubkob sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Kristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.